So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again to my YouTube channel, Mark Lifestyle. So for today's video, mga ka-lifestyle, pag-usapan po natin kung ano yung gagawin natin if ever napuntahan tayo ng representative ng online lending company sa ating bahay or ipatawag tayo sa barangay dahil may summon tayo. Now, kung gusto mo tong topic na to, kung gusto mo yung usapan natin ngayon, please do like, share, subscribe, at pakihit na rin yung notification bell. Kung sa ganyan, notify po tayo sa susunod ng mga interesting video na i-upload po natin. So ngayon, simulan natin. So, yun na nga. Nabasa nyo naman yung title ng topic natin. Ano ba yung gagawin natin kung posibleng puntahan tayo ng mga representative ng online lending company or ipatawag tayo sa barangay? So, unang-una mga ka-lifestyle, magbibigay lang ako ng isang example ha. Marami kasi nagtatag nito or marami nagko-comment about sa Digido. So, once again mga ka-lifestyle, yung Digido po, ewan ko kung bakit napasok to sa SEC, pero as far as I know mga ka-lifestyle, yung Digido is wala silang license to operate. Yung Digido is robocash. Ito yung pangalan ng Digido dati, robocash. So yung robocash is na revoke or nawala kasi nga ang daming violation na labag, ang daming complainant. So that's why they are not allowed to operate their transactions. Okay, malinaw? So, ang Digido is not allowed to operate. Wala silang lisensya. Ngayon, mga ka-lifestyle, magkakaroon lang ng settlement sa barangay if 3 consecutive summon. Malinaw. So ngayon, kung wala ka kahit isa, dalawa, tatlong summon, walang settlement na pwedeng mangyari. Okay? Ayon ito sa pambarangay law. Now, pwede ba tayo kasuhan or pwede bang magreklamo ang mga online lending application? Hindi po. Ayon sa Presidential Decree 1508, no complaint shall be filed if any party is corporation. So malinaw mga ka-lifestyle. Presidential Decree 1508. No complaint shall be filed if any party is corporation. Mas lalong-lalo na hindi ka pwedeng puntahan ng representative ng mga online lending company sa bahay nyo na hindi dumadaan sa barangay. Malinaw mga ka-lifestyle? So lahat ng complaint is hindi pwedeng, or let's say lahat ng settlement is hindi pwedeng direct sa bahay nyo. So, dadaan muna sa barangay. Pero, yun na nga, yung sabi ko, lahat ng online lending application, mga ka-lifestyle, is hindi pwedeng magreklamo sa barangay. And, lahat ng kaso, pag hindi 3 consecutive summon yung na-receive mo, is walang settlement na pwedeng mangyari. So, sana malinaw, mga ka-lifestyle. Once again, mga ka-lifestyle, disclaimer, I'm not a legal advisor, legal worker or whatsoever, or wala akong katayuan sa barangay, wala or sa gobyerno na na humahandle sa mga problema sa utang, wala. And then this is not I'm not
This video is not sponsored also by any illegal team. So sinishare ko lang to as a warning or babala sa ating mga kababayan na biktima ng online lending application, na posibleng mabiktima pa ng online lending application. So once again, yung digido, yung pangalan nito dati is RoboCash. So yung RoboCash, alam naman natin na ang daming violation nito, kaya ni-rebook. Well, they are not allowed to operate once again, pero nagpalit lang ng pangalan, digido. Malinaw, mga ka-lifestyle. So ang pinaka main point ko dito, mga ka-lifestyle, ang pinaka summary ng video na to is yung title. Ano yung pwede natin gawin if ever napuntahan tayo sa bahay, tapos makipag-ayos sa barangay. So yung pinaka summary dito is hindi tayo pwedeng makipag-usap sa anumang representative ng online lending application company na hindi sila dumadaan sa barangay. Malinaw. So pag may pumunta sa atin, all we have to do, if ever, all we have to do, of course, sabihin natin na kukuha muna ako ng lawyer, then alam nyo na illegal yung ginagawa nyo, hindi kayo dumadaan sa barangay. So wala akong sasabihin, hindi ako makikipag-usap sa inyo. That's it, mga lifestyle. Wala nang iba, wala nang patumpik-tumpik pa, wala nang single words na additional na isasabihin natin sa representative ng online lending company. And then hindi rin sila pwedeng makapag bigay ng summon na hindi dumadaan sa lawyer, korte, or police whatsoever. So malabo na makapag summon sila sa atin. Then pag dumating naman yung point na meron tayong 3 consecutive na summon, harapin natin. So ipakita, dapat may panlaban din tayong ebidensya, like yung mga text nila, harassment. So dapat naka-record or naka-screenshot yan sa cellphone natin, para in case na mangyari man to, which is hindi naman talaga posibleng mangyari. So dapat naka-screenshot lahat ng evidence na pwede nating bato sa kanila if ever na ipatawag tayo sa barangay. So ganun lang, mga ka-lifestyle, ha. So once again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, stay focused lang po tayo sa buhay natin. Huwag po tayo masyado mag-focus sa maliit na problema dala ng online lending application. Kasi actually, yun po talaga yung trabaho nila. Gagaguhin ka ng gagaguhin hanggang masiraan ka ng ulo at kung ano na lang maisip mo. At lalong lalala pa to hanggat hindi mo sinishare yung problema mo. So that's why nandito tong channel na to, to help those sobrang down na talaga, sobrang hindi na alam yung gagawin. So sana, mga ka-lifestyle, na meron tayong naliwanagan or na natulungan once again. Dahil itong video, itong channel na naman to, this is for all victims of online lending application. So sa lahat ng mga nagme-message na sa Messenger or sa FB page ko na hindi ko nare-replyan, kasi nga ewan ko ba kung bakit yung mga every time na mag-reply ako sa inyo is nakalagay, this person is not available right now. Pero yung iba naman, hindi. Nare-replyan ko naman. So sa lahat din po ng mga nagko-comment sa mga videos ko sa YouTube na hindi ko nare-replyan, pasensya na, medyo busy lang tayo. So pinipilit ko naman na lahat is replyan para gumaan yung kanilang mga kalooban. Okay?
So once again, mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, stay calm lang po tayo. Relax lang po tayo. Huwag po natin masyadong isipin yung problema dala ng online lending application. Kasi lahat ng problema is may solution. At yung problema mo is lilipas din yan, maniwala ka. So, this is Mark Lifestyle once again. God bless sa ating lahat. Laban.